first step to living on a budget is to track your family's income and expenses. That's the basic rule. Okay, hey guys, welcome back. Hello mga kabuhay. Welcome back to another vlog and another video. Okay guys, for today's vlog, i-share namin sa inyo kung paano kami mag-budget, paano ko mag-budget. Since ang aming pagbabudget ay talagang masalimuot at talagang nakalista. So guys, i-share lang namin sa inyo yung mga method or yung mga ginagamit namin para sa budgeting. Since we are family of four and single income lang kami, though meron kaming mga extra income, pero hindi siya dumadating monthly. Ibig sabihin, ano lang siya, yung part-time lang namin mag-asawa. Disclaimer lang, I'm not an expert. Hindi ako financial expert or blah 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 whatsoever. Dati, gastador din ako. Alam ng mga friends ko yan nung high school ako. But, nung naging nanay na ako, natuto na ako. And, marami akong natutunan. And, thanks to my mom. Shout out to my mom, Lola Yang, on YouTube. Please subscribe to her. Okay guys, let's get started. Number one, may papayo ko sa inyo or yung ginagawa namin ay choose your tools or choose your budgeting tools. For example, ang ginagawa naming method ay mga notebook, sinusulat ko siya dito since 2020. Ayan, bumibila ako ng ganito. Sa Pilipinas, maraming mas magaganda kasi talagang buong detalyado lahat ng mga nasa loob. So guys, ito yung example na ginagawa ko. Yung mga fixed expenses, sinusulat ko lahat yan. Nakasulat na lahat. For example, yung renta ng bahay, bills, tubig, gas, internet, yung mga ganyan, school. So ayun, nakasulat na yun lahat. So pag sweldo ni hubby, nakalista na, or pag hindi pa siya sumsweldo, nakalista na lahat ng mga gagastusin namin or yung mga fixed expenses namin. Step number two, ginagawa namin, pagdating sa pag-grocery, nakalista din lahat. So, talagang basic na ginagawa namin ay lista talaga lahat. Kasi, in case of, halimbawa, magtanong si hubby kung nasaan yung pera, kung nasaan yung saan napunta, ganito. Kasi may time na ganon sa mag-asawa. Kaya nga nagkakaroon siguro ng misunderstanding yung mga iba couple. Kasi nga, hindi nila nalalaman kung saan napunta. So, mas maganda kung sinusulat nyo lahat. So, if ever na magtanong siya, oh, nandito, oh, ayan, ganito. Ikaw nga pinakamalaking gumastos. Eh, parang ganon, diba? Para at least, hindi natin nalilimutan at alam natin na nakalista lahat kung saan napupunta ang ating sinusweldo o ang ating pera. Pagdating sa pag-grocery, nililista ko din lahat. Medyo sa ulo ko na yung mga presyo ng mga binibili namin pagkain. For example, yung mga gatas, yung mga gulay, or mga, ano tawag dun, tubig, or pasta, ganyan. Nililista ko na yan. And then, kapag uutusan ko si Mister, nakalagay na dun yung presyo. So, ano yung kwentado ko na lahat yon. And then, syempre, hindi naman ako nagbibigay ng yung saktuhan. May pasobra. Pero at least, alam ko kung magkano yung binigay ko sa kanya. At alam niya din. So, siguro napaka-importante yon na kayong dalawa, nag-uusap kayo or may communication kayo pagdating sa inyong pagbabudget. Ang pangat naman kung ikaw lang yung magsusulat or ikaw lang yung maglilista, then hindi naman pala agree si hubby, di ba? So, mas maganda na kayong dalawa, lagi kayong may pagkakasunduan para walang away at walang gulo. Hanggat kayo yung magtiis at magtipid, go lang, wala namang mawawala. But, ito ay makakatulong pa sa inyo in the future nyo at saka sa future ng mga kids nyo. Yung mga fixed expenses nyo, go lang, huwag kayong magpapatabon or huwag nyo nga hayaang dumating yung due date. Bayarin nyo muna yung mga importanting bayarin, guys. So, huwag nyo nga hayaang matabunan yun kasi mababaon kayo sa utang. As long as kaya nyong bayaran, go lang. Ayun ang secret. Bawat pamilya naman, hindi pare-pareho ng lifestyle, iba't iba. So, mapapayo ko lang talaga, ano lang tayo, trial and error lang. Kung try nyo yung ganitong method ng paglilista or yung mga ganitong
types ng budgeting na yung nililista nyo. Or kaya, meron din naman nakita ko dun sa, ano, sa PesoSense. Yung parang nakita ko sa PesoSense man tawag? Piso or peso? Siguro familiar din kayo dun sa Facebook. Nakita ko dun yung mga sobre, yung mga envelope. Nilalagay nila dun yung mga bawat ginagastos nila. For example, itong sa envelope na to, lalagay ko dito yung sa renta, sa bayad sa mga bills, and then sa groceries, and sa other expenses. So, magandang method din yun ng pagbabudget. So, spend your money wisely, guys. Based sa experience namin, dati, nung mga first 2 years, parang mga ganun, medyo magastos pa kami kasi syempre, wala pa, si Matias eh, maliit pa nun. Syempre, gusto namin ma-spoil, gusto namin ng ganito, gusto namin ng ganyan. But, unti-unti natuto kami na kailangan maging practical ka or kailangan maging wise ka nga, diba? Yung pagkakasabi. Kailangan maging wise ka, hindi porket gusto mo to, yun ang bibilin mo. Dapat lagi nating intindihin kung ano lang yung kailangan natin kesa yung parang needs versus wants. So, syempre, mas importante yung needs, diba? Kesa sa gusto lang natin. Mag-save kayo ng money para sa mga unforeseen expenses or sa mga hindi inaasahang pangyayari na hindi maganda. For example, yung kotse nyo nasiraan, or for example, may nagkasakit ng konti, kailangan dalhin sa ospital, or ano pa ba, may nasirang bintana or may nasirang pintuan na hindi inaasahan. Syempre, kailangan din ng pera natin, di ba? So, mag-save lang tayo ng pera. At least, kahit pa konti-konti lang, at least para kapag nangailangan tayo, may makukuha tayo na konti sa ating sinave. Mahilig kasi kami mag-travel, but hindi porket nagta-travel kami, gastador na lang, lapag na lahat. Pag nagta-travel kami, syempre budget pa rin lahat. And, nakaplano na sa amin lahat. Ultimo yung gas, yung merienda, lahat nakalista. So, malaking tulong talaga sa akin yung nililista namin lahat ng mga gastos namin. For example, pupunta kami sa Toscana, siguro 3 months pa lang, pinag-aralan na namin yung kung magkano yung gagastusin namin and saan namin kukunin yung perang yun. Halimbawa, nagkaroon kami ng income na galing sa part-time namin. Ayun, dun namin ibabawas yun. Papasigla sa family, hindi naman lagi tayo work ng work or misa kailangan din natin ng mag-enjoy kasamang pamilya. And precious na moment. Dapat balance lang dapat. Di naman yung sobrang tipid ka o yung sobra ka namang makagastos. Nandun lang tayo sa tamang balanse. Ayun. Ayun yung mapapayo namin. Isa sa mga nakakatulong sa amin sa pagtitipid but healthy. Very healthy siya. Yung sa gumagawa ko ng weekly planner. Ayan. Weekly meal planner. Yung para sa breakfast, lunch, dinner. So, ayun. Pag marami akong time and kapag iniiwasan ko yung laging cellphone habang nagpapadede, kay Agatha, gumagawa ko, nag-jot down ako, nagsusulat ako kung ano ba yung ililuto namin for this week. At least, namomonitor ko din kung ano yung kinakain ni baby or kinakain namin, naming mag-anak. So, ayun. Try nyo din, guys, kasi, ano, maganda siya and nakakatulong kung healthy bang kinakain nyo or kung yung magkano yung ginastos nyo the whole week. Wala nang masama kung itatry nyo lang. Kung marami kayong time, ganun ang gawin nyo, guys. Sobrang makakatulong to sa family budgeting nyo and sa inyong health na rin. Dumating sa point na sobrang nahihirapan na kami when it comes to money. Kasi nagtatrabaho pa ako noon, tapos nagtatrabaho din si Kita. Si Matias siguro 1 year, 9 months, parang ganun. Hindi ko alam kung saan napupunta yung pera. Pero lagi kami nagtatanong tuwing gabi, babe, ba't ganun? Ang laki ng sinusweldo natin ng ganito. Parang ang bilis mawala kung saan-saan lang napunta. Hanggang sa natuto ako or gumamit nga ako ng ganito, yung paglilista or yung pag-monitor ng pera namin. Hanggang sa ayun, natuto na kami. Pero hindi naman kami perfecto na talagang sobrang tipid. At least nakakatulong yun sa family budgeting namin, yung pagmamonitor ng income namin. And isa pang natutunan namin kay Chinkitan, ewan ko, kalala nyo siya. Siya siguro yung author ng PesoSense. Or basta may libro siya na tungkol sa budgeting. And apat sa mga sinabi niya, nagtatanda to, never lose money. So, ayun, tumatak na sa isip namin na huwag kang magpapakawala ng pera. So, kahit siguro 5 doling magtira ka sa wallet mo. And find additional way to earn more money. Wow, to earn more money. So, luckily and thank God, meron talent ang asawa ko. At siguro ako, meron na din konti.
And dito sa abroad, nagkaroon kami ng chance na maging isang photographer at videographer. Nagkaroon kami ng chance na makapagtrabaho sa mga kapwa Pilipino namin. Kung hindi nga lang nagkaroon itong pandemic na to, edi sana yung budgeting namin, guys, nung nagkaroon ng pandemic, nako, down. Kung kaya niyong gumawa ng paraan para magkaroon pa kayo ng extra income, tipo yung pagbebenta, walang masama kung magbebenta ka as long as mo magbebenta yung sarili mo o yung anak mo, di ba? Or kaya yung mga pagbebenta ng mga damit or ng mga shoes. Basta kung maboka ka, go ka lang as long as wala kang naapakan tao. Go, 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 go lang. And then, ayun nga, yung sinabi ko kanina, focus of what you need, not what you want. Ayun yung lagi din pinapa-feel sa akin ng asawa ko kapag namimili kami dati. Dati yun ha, kasi siguro almost 1 year na akong hindi nakakabili ng damit. Baka naman makaano din, joke lang. So ayun, pag namimili kami, sasabihin ni babe, kailangan mo ba yan? Pero minsan hindi niya ako matiis. Pero nare-realize ko, oh nga, kailangan ko ba to? Eh, andyan naman yung mga kapatid ko. Kasi guys, yung mga kapatid ko, lagi silang taga-ayuda sa akin when it comes to fashion. Wow, when it comes to fashion. Sa kanila na lang ako nanghihingi or ako na lang ang taga-salo ng mga damit nila. Kasi, basta, ayun yung ways ng pagtitipid din. Since magaganda pa rin naman, why not, di ba? Wala namang masama. And then, yung last, for a couple, kagaya namin, dapat, pag-usapan nyo kung sino yung mas magaling sa inyo mag-budget or talk lang kayo, mag-usap lang kayo kung sino ba talaga ang gastador o hindi, or kung sino yung maghahawak ng pera. Usually, yung mga Pilipino, laging mga misis ang naghahawak ng pera nila when it comes to budgeting. But, it depends. As long as, pwede rin naman si mister, as long as, magaling siyang, mag-budget, or what. Pero sa mga naririnig ko or sa mga magulang ko or sa mga tita ko or sa lahat, halos lahat ng mga kamag-anak ko or mga friends ko, babae talaga yung nagba-budget. Pero depende nga talaga kung sino yung mas magaling sa inyo, 'di ba? Ano lang 'yan nasa pag-uusap niyo lang mag-asawa 'yon. And 'wag niyo hahayaan na maging problema ang pera sa inyong pamilya, guys. So, yun lang lagi nyo tandaan. And next natutunan namin is marunong magbigay, marunong mag-share. Kung may share kayo, why not magbigay para, share your blessing nga. So, ayun lang, guys. Sana may natutunan kayo kahit konti. And please don't forget to like and subscribe sa aming channel. And ayun lang, guys. We love you, mga kabuhay. Next time ulit sa susunod nating kwentuhan.